Higit 6 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 390,000 pesos at baril ang nakuha sa bahay ng isang tumatakbong punong barangay sa Barangay Ala, Bontoc Mountain Province. Ito'y sa paghahain ng PDEA ng search warrant sa bahay ng suspect na kinilala ng PDEA na si Alex Pilingan Balteo. Based on our information na binigay na rin ng public, kaya tayo nagkandak ng case build-up, casing and surveillance operation, at yun nga, napatunayan natin na involved siya sa pagtitinda ng illegal na droga. Kaya ginawa natin yung appropriate anti-illegal drug operation para mapatigil na at mahuli na itong tao na to. Base sa kanilang investigasyon, ang suspect ay tatakbong punong barangay sa darating na halalan. Pag ito'y nanalo, halimbawa, baka lalong lalaki yung problema natin sa illegal na droga sa area na kanyang nasasakupan. Yes, it came as a shock on our part, but indeed, sabi ko sa mga kapulisan natin, we continue to be vigilant, especially we should make sure na walang drug money na nagagamit for this election. We are lucky that we laud din kapulisan natin sa paghuli sa mga to. Maliban sa droga, nakuha din ang iba pang drug paraphernalia at isang bote na naglalaman ng liquid meth. Ayon sa alkalde ng bayan, malaking bagay ang pagkakahuli ng suspect, lalo na't mayroon pang dalawang barangay sa Bontoc ang drug affected. It's one thing that there is no compromise when it comes to this problem po. Yan po ang marching order natin sa kapulisan natin together with the PDEA. Sa ilalim pa sa malalimang investigasyon ng suspect habang nasampan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, wala pang payag tungkol dito ang COMELEC. Pinagsisira naman ng PDEA ang higit 2.6 milyon pesos na halaga ng tanim na marijuana mula sa 6 na plantasyon sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Ang mga nasabing plantasyon ay nadiskubre noong 15 ng Oktubre at aabot sa higit 13,200 na tanim ang pinagsisira. Continuous pa rin yung effort natin at although may mga operation in the past, pero makikita mo mga diferensya ngayong taon na to na talagang sinustain natin yung sunod-sunod na pag-eradicate sa mga plantation na to. Wala namang nahuling cultivator sa mga nasabing plantasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.